Uff! Yo, good morning guys, and maligayang pagbabalik sa ating channel. And ito, may papakita tayo na isang mod. May problema ito, super lost thread. Oh, lost thread talaga. Pag isinalpak natin yung atomizer. So, itry natin ito na ano, na ipakita. So, go na tayo. Ibababaan ko siguro yung sound. Okay, wala namang sound. Okay. Pinapakita natin ano. Ayan. Kita nyo. Itinuturo ko dito yung part na lost thread, guys. So, ipapakita natin yung fitting ng atomizer. Kita nyo. Basta sumasalpak lang yung ano. Basta sumasalpak lang yung atomizer dun sa mismong 510. Ayan o. O, pwede kong bunutin, pwede kong hilahin kagad. Sobrang loose thread. As in, walang kapit. Ayan. So, dito babaklasin natin siya, guys. And, siguro, ipo-forward ko na lang yung ibang mga part. Kasi, pag minsan, siguro may ginagawa ako pag tumitigil ako. So, may dalawang tornilyo sa ilalim. Usually, madali lang baklasin yan. And, kailangan nyo dito, guys, sa kasunod na step nito, yung Allen rings na ano, na screwdriver. Yung ginagamit natin sa mga motor, pero mas maliit siya. Kasi Allen rings yung ginagamit. So dito hilahin natin tong cover. Yan. And ma-expose na tong ano natin, yung pang-squish ng juice. Nalimutan ko tawag din eh, yung ginagalon. Squonk, yun. Squonk. Salamat. Di ba? Merong nagbulong sa akin eh. Narinig ko. So, dito nakikita natin yung mismong Allen rings. And meron ako ina-reading Allen rings dyan. Actually, yung Allen rings na nasa akin, may click. So, ang ginawa ko, di ba parang letter L siya. So, ang ginawa ko, itinuwid ko na lang. Makapapansin nyo dyan, tuwid yung Allen rings. So, parang nilalagyan ko na lang siya ng pliers. O, plies. Yan. Gusto nyo, plies. Merong nag-correct sa akin noong nakaraan. Mali naman. Pliers talaga siya. No? Pero karaniwan tawag sa atin sa Pilipino, plies. Ayan. Natanggalan natin yung mga tornilyo, guys. And tatlo lang yan. Tatlong stainless. And isang mapapansin nyo dito, mayroong ito yung mismong positive connection. And 21700 po yung pwede. Kasi kumakalog yung 18650, may adapter lang talaga siya. May papakita natin yan mamaya. Okay, binunot na natin tong part na to. And tinatanggal na natin yung mga... Ayan, kita nyo. Kailangan natin baklasin yun, guys, para sa procedure. So, bago nga pala itong, ano, bago nyo gawin itong mga ganitong task, make sure na aware kayo kasi hindi po ito madali, ah. Kasi pag yung iba iisipin nila, madali lang. Pag hindi po kayo sanay mag-modify, pwedeng maging delikado rin talaga siya. No? So, ingat. And dito, nabaklas na natin yung unit. So, proceeding tayo para dun sa task natin para ma-fix yung atomizer. Okay. Kinat ko na yan dyan. Okay, post muna natin to. Yan. Kunin natin yung brush. So, ang kinailangan ko dito, guys, isang copper wire na medyo makapal. Okay. Tapos ito, medyo mahabang klase ng 510 screw. Yun. And isang kapartner niya na stainless na nut. Actually, hindi niya kapartner yan. Nag-swak lang talaga siya dyan. So, maghahanap kayo ng ganun. Yung screw na medyo mahaba, depende dun sa paglalagay na ano na mechanical. Mas mahaba siya or sakto sa haba nung kailangan. Tapos may kapartner siyang nut. Okay. Itong ano, saglit. Burahin na lang natin.
Ito, optional lang ito. Depende kasi dun sa mod na ginagawa. So, yung parang washer na yan, pwede rin yung mga... Wala kasi ako ngayon doon sa shop ng ano eh, nung ganun kalaking washer. So, ang ginawa ko, nag-modify lang ako ng copper wire. Pero mas para sa akin mas okay yan kasi copper wire yan. Kailangan yan dito sa connection nito para mas maganda yung power output. Okay. So, itry ulit natin i-play. Ikakabit na natin kasi yan. Ayan. Ipinakita natin dito na siya yung mismong washer. Pwede naman palitan niya ng mas magandang washer pero sa akin copper spring is okay. Copper. Parang spring kasi. So, yung copper is okay na okay sa akin. So, dito tinanggal natin yung mismong 510 screw nitong drop. Actually, clone lang itong drop na to. No? Ito yung binebenta ko nung nakaraan kung nakatuto kayo sa Binsky, WinZKY. Facebook sa akin po yun. Kung nakatuto kayo dun, eto. Nakita nyo siguro itong drop na to. Actually, nabili na siya. And kasama yung isa yung Talo X na legit. Tuwan-tuwa yung owner. Kasi para daw hindi nagamit. Oo. Oh, yan. Yan yung purpose. Kasi pag hindi natin nilagyan ng parang washer na copper, lulusot lang siya. Okay. Siguro nakikita nyo na yung ano. Siguro nakikita ninyo na yung scenario kung ano mangyayari dyan. So, isang mapansin nyo dito, tinetesting ko siya. Lumusot siya hanggang doon. Siguro nagkaka-idea na kayo no, yung mga hindi pa alam. Ayan. Ayan po yung idea niyan. Yung mismong mahabang screw na yan, lulusot yan hanggang doon sa taas. Doon. Sa pinakataas ng atomizer. And siya at saka yung bolt ang mag-hold doon sa position ni atomizer. Parang tinusok lang natin. Parang nilitso natin siya doon. O, parang ganun. Ayan, pinapakita natin, oh, lumulusot yung mismo dulo. So, ang gagawin natin is ipapatong lang natin si bolt dun sa ibabaw. Okay? Mamaya makikita nyo yun. Ayan, oh. Mas malinaw siya ngayon. Ayan, ipapatong natin si bolt sa ibabaw. Oh, medyo nahirapan pa ako. Alam ko hawakan yan dapat. Pakita natin na maayos. So, kailangan hawakan nyo yan. Tapos, ano, kailangan, ayan, nakita nyo. Kailangan pihitin mo siya dun sa ilalim para humigpit siya. And, maglalock in place na yan. Kasi, yung mismong screw at saka yung bolt na yan, siya yung holder. No? Pwede nyo gawin sa ibang mechanical to, ah. May mga mechanical na hindi pwede, kaya be aware, guys, ah. Ingat kayo. So, wag niyo basta-basta gagawin to sa ibang mga mechanical since hindi lahat ng mechanical pwede ito. Kasi ito, single butt lang siya. So, mas madali siyang i-manage. Pag dun sa ibang mechanical, sa mga parallel, ingat kayo kasi pag inanyan niyo, posibleng mag-auto-fire lang siya. No? Iba kasi yung sistema nitong unit na to. And pwede niyo rin siyang gawin sa mga tube types. Yung mga legit na bigat kung talagang lost thread. Pero bihira ang malost thread yung mga legit na bigat. Okay. Pero sa mga single at saka yung mga I think basta yung mga part kung saan ikinoconnect ng unit yung negative papunta dun sa body nitong atomizer. Yung mismong negative ang ano ang kumoconnect. I mean, may switch yung negative papunta dun sa body ng ate natin. Pwede natin gawin to. No? And itong unit na to kasi safe para sa ganun. Tingnan nyo rin. Basta kailangan separated yung part na yan. Okay? Dapat separated yung pinakang sistema na yan. Parang straight siya pa ganun. Kasi sa tube type, di ba? Parang yung positive mo laging nakalapat. Tapos ang nag-disconnect lang yung negative. Halos pareho lang ito eh. No? And dito ibinabalik na natin yung pinakang stud. Oh, yung stud ng mismong unit natin. And yun nga pala, maalala ko, yan kinakabit na natin. Yung iba nating parts, magbebenta pa rin tayo ng ibang mga products. No? Actually, may mga plano na ako magbenta ng ano,
nagpo-produce na rin ako ng mga hard to find items. Gaya ng drip tip ng ibang atomizer na mahirap hanapin, no? And yung L200 top plate natin, syempre. Napakatibay nun, guys. May mga ide-demo pa ako next time, no? Doon tayo dapat ma-motivate. Bakit? Kasi kapag shoe glue yung nakalagay dun sa unit mo, sa L200 mo, dinikit lang na shoe glue, mababa yung value. May time pa na parang niloloko mo yung pinagbebentahan mo. Gets niyo po ba yun? Kasi pag ganun ang nangyayari, post muna natin to. Tetestingin na kasi natin yun. Kasi pag ganun nangyayari, pag minsan, may mga customer kasi ako na ganun. Binenta kasi to sa akin kanina, tapos biglang nasira habang ginagamit ko. Tapos binuksan namin, ang nangyari, parang naloko siya. Kasi nung binuksan namin, may shoe glue. Actually, hindi naman nag-hold up na maganda yung shoe glue kasi nga, may spring dun sa ilalim. Pag nakaramdam lang yan ng unting init na shock, pwedeng umangat siya. And isang malungkot na narinig ko yung part kung saan siningil daw siya. Siningil siya ng mahal. Okay, bigyan ko ng presyo ha. May mga narinig ako from 350 to 500. Ganun katindi guys. Samantalang idinikit lang nila ng shoe glue. Isang mapapansin ninyo sa akin, sumisingil ako ng 450 noon nung wala pa akong top plate. Hindi ko idinidikit ang shoe glue. Tinataningan ko siya ng 2 days para dun sa pagre-reconstruct. Okay? Kasi idinidikit ko siya ng epoxy. No? And yung epoxy na yun, inilalapat ko yun dun sa buong sistema ng top plate. Ibig sabihin, nagiging solid yung top plate saka ibinabaon yun. Kaso mahirap talaga siya. Kaya nga nag-isip ako noon habang tumatagal, parami ng parami nagpapa-repair sa akin. Kung minsan tinatanggihan ko na kasi medyo busy nga. Naisip ko nga yun, sabi ko, ba't hindi ako mag-produce? Naisip ko yun guys, nung October ng 2022, then nagsimula ako mag-experiment ng November. So, ang dami kong sablay, papakita ko siguro sa inyo sa mga next video. No? So, yun, dapat dun tayo mamotivate kasi pag kinabitan mo siya ng magandang pyesa, it means maganda rin yung presyo dahil alam nila kung magkano yung pyesang nakakabit dun at kung gaano katibay. Okay? So, yun yung nakakamotivate, no? Yun yung gawin nating motivation. Mas matibay yung vape natin, mas magandang ibenta. At hindi tayo manluloko ng tao. Okay? So, yun. At dun nga pala sa mga sumisingil ng mga mahal tapos didikitan lang ng may tiban. Sa akin, nasa inyo pa rin yun. No? Hindi ko kayo kinukondena dun since mga technician ko kayo. Pero sa akin, ang mas matimbang sa akin yung sa customer. Eh. Di ba? Sa customer talaga. Dahil kawawa naman sila. Di ba? Siningilan nyo ng mahal pero yung quality is hindi maganda. Okay? So, tuloy na natin to. Balik tayo dito sa ginagawa natin. So, dito tinetesting ko na siya. Teka, na-forward ko yata. And na-reverse ko. So, dito tatakpan na natin siya. And tetestingin siguro natin yun. Pagkakalam ko, nung nag-video ako, tinesting ko siya by tweezer na malaki. So, dito tetestingin natin. Ini-arrange muna natin yung wires. Although, hindi na kailangan yun. Kasi, actually, papalitan ko yan mamaya. Mamaya, papakita natin. Pero ano, saglit lang yun. Hindi ko naman talaga pinakita yung buong footage ng pagpapalit ng wire, no? Okay, dito nagpa-fire na siya. Kita niyo. And ang ganda ng firing niya. Pangit pa yung wire niya, pero maganda yung firing. Lalo na pag nakabitan to ng legit na battery. Mas quality to. Isang mapapansin nyo dito, ang kumakalog lang yung mismong takip. O, diba? And hindi nyo basta-basta, ang negative dito guys ha, hindi nyo basta-basta pwedeng palitan ng atomizer. Pero, just in case na papalitan ninyo, make sure na, meron kayong screwdriver. Kasi yun yung, tatanggalin nyo lang naman yung screw, tapos yung atomizer na gusto ninyo, tapos alpak mo yung bolt, okay na. Diba? Ayan. And okay na yung unit. Ipapakita ko rin yung ginawa natin sa ano. Yung ginawa natin na... Wait. Ito.
yung ni-rebuild natin siya. Kita niyo yan. Ang ganda ng ano, stainless yung screw na ikinabit natin. Actually, parang semi-stainless. Pero maganda yung bolt. Tagal na yun dun sa imbakan ko eh. Sa mga computer siya nang gagaling, guys. Ayun, nakita niya. Nilagyan na natin ng bagong coil. May bagong koto na. Na-arrange na yun. Diba? And, pwedeng-pwede na yung gamitin ni customer. Natuwa nga si customer eh. Magkano singil ko dito? Baka may magtatanong. Oh. Ang singil ko po dito, sa modification na to ay 350. Bakit? Kasi hindi naman bago yung mga parts na ginamit ko. No? 350 lang yun. Plain, dun lang yun sa ano. Although bumili siya sa akin ng baterya. Ah, hindi pala. Although bumili siya sa akin ng ano, ng drop ati, tapos pinabuild na lang niya. So, malaki pa rin yung nakuha ko dyan. Kasi bukod sa nabenta ko yung ano, yung atomizer, may labor pa ako dun sa mismong paggawa. Around 700, tapos bumili siya ng juice. So, maganda talaga yung deal namin dito. And sinabi ko sa kanya, mababa pa rin yung deal ko kasi usually yung mga mechanical, lalo na pag ganito, medyo mahal talaga yung singilan. Lalo na kung mga bagong PSA yung gagamitin. Okay? Okay, so yun guys, maraming salamat sa panonood and patuloy nyo lang po suportahan si Daddy Bean and yun, ingat kayo. Bye-bye. Oof.